Hi, hello, welcome back to our channel. And for today's video, isang panibagong reaction video na naman. Actually, ito ay additional inputs ng NBI sa nangyaring investigation nga. Kasi inaalam nila kung gaano katotoo yung identity ni Mayor Alice Lialdo. So, pinagtugma nga ng NBI yung fingerprints ni Mayor Alice Lialdo at ni Go Waping. At dito nakita nga nila na meron talagang pagkakapareho. It's maybe sinasabi kasi nila na wala kang kapareho na fingerprints. Even sa na-try ko na din before nung nagpunta ko ng Dubai. Hindi fingerprint yung kanilang tinitingnan. Eye scan. So meron siyang eye scan. So perhaps fingerprints at eye scan na wala talagang magkakapareho na tao. So eto, pakinggan natin ang explanation ng NBI. So credits pala sa owner ng video na ito, for the National Bureau of Investigation together with the Manila Bulletin. So maraming salamat sa video nito. It's a reaction video lang naman. The Senate through Senator Hontiveros wrote me a letter asking for any record. So ang kasama dito ni Senator Gatchalian is si Senator Hontiveros sa pag-alam ng katotohanan tungkol nga kay Mayor Alice Lialdo pertaining to this person. So I immediately tasked my IRD, yung Identification and Records Division namin, to look into it and cooperate with the Senate. So yung pinresenta kahapon, nanggaling yun, hindi pa kami nagkakausap ni Director Magmo regarding that matter. But then, I tell you, ang fingerprint na nakatagi sa aming record, ay that is an infallible science of identification. So, sinasabi niya dito na wala talagang pagkakapareho, walang magkakapareho ng fingerprints na kahit na sino. So, kaya ang laki ng chance na si Guo Huaping at si Mayor Alice to is isang tao lang. No two person will have the same fingerprint. So, kaya yung kahit na mag-iba-iba ka ng pangalan, mag-iba-iba ka ng mukha, litrato, whatever, your fingerprint will never change. Totoo yan. Hindi talaga basta-basta. Kumbaga, identity mo na yan eh, yung mga fingerprints natin. Okay, so yun palang explanation ng NBI. So actually may karugtong pa yan. Hindi ko lang ma-post kasi gawa nga ng makamakabiray tayo. So, meron pa tayong karagdagang inputs din. The same thing with this inputs and topic. So, ito, pwede ko i-flash na lang din. So, ito yung explanation ni Senator Hontiveros. Siya talaga yung nag-letter sa NBI para malaman kung may pagkakapareho ba si Guo Huaping at si Mayor Alice Lialdo yung kanilang mga fingerprints. So, ito, tingnan natin. As the biometrics data of both Guo Huaping and Alice Guo, looking to compare their fingerprints. Atin pong nakuha ang kanilang fingerprints at sa kasalukuyan ay ito ay ina-analyze. Nakuha din po natin na may Alice Lialguo na nasa database ng NBI. Ito po. So yan si Alice Lialguo na nasa database nga ng NBI na siya talaga yung sinasabing totoong nagmamay-ari ng pangalang Alice Lialguo. Ang Alice Guo na yon. Friends, I want you all to take a good hard look at this document. Same ang birthday sa birth certificate.
So credit pala sa owner ng video na ito, theinquirer.net. So maraming salamat sa pagpapahiram ng video ninyo. So it's a reaction video lang din. Get ni Alice Leal Guo na tumakbong mayor, July 12, 1986. Pareho ang spelling ng pangalan, pero ibang-iba ang mukha. Sir, galing... So doon pa lang makikitaan na natin na gumamit na ng ibang identity si Mayor Alice Leal Guo. So magkapareho man ng mga information na ginamit, but then magkaiba ang mukha nila. This document came from NBI. Yes, sir. This is the NBI clearance of Alice Guo, with complete with picture and biometrics. Ngayon ko lang nakita yan, sir, pero kung ang NBI presume ko na yan na yun, sir. This was submitted to the committee. Submitted to the committee. Yes, sir. So, merong ngayong fingerprint ang BOI, may fingerprint ang NBI. Kayo ang competent agency to match? Tama, kasi ang NBI kasi, di ba bago tayo mabigyan ng ating NBI clearance or certificate, di ba kinukunan tayo ng picture and ng fingerprint. Pwede nyo bang gawin yan para sa committee? Yes, sir. May dactyloscopy division kami, sir. Yun ang determine whether or not the fingerprint ay parehas. At yung katanungan kanina ni Senator Ontivero, sir, tinanong ko kung tapos na. Hanggang ngayon, pinag-aaralan pa nila, sir. Mayroon ng, I think the committee already communicated with NBI na i-match? Yes, sir. Na-match na ba? Pinag-aaralan pa, sir. Hindi pa tapos, sir. Hindi pa natapos. Pero nag-umpisa na i-matching. Opo, sir. Kailan matatapos? Itatawag ko ngayon, sir, kung ano. So, ito yung nangyari kanina. Tuloy na una lang yung video na pinakita ko kanina. Tinawag ko kaagad kanina, pati pinapuntahan ko na rin yung address ng nag-request ako dito sa NCR na pupuntahan yung address nung 2005 clearance. Wala pang feedback, sir. Baka pwede niyong tanungin kung pwedeng mabigyan tayo feedback bago matapos ang hearing. Yes, sir. Tatawag kasi ko ngayon, sir. Andyan na yung galing sa BOI, which is importanteng ebidensya. Meron na kayo nakuha. Simple na lang ito, imamatch na lang natin. Ako confident ako, 100% ako na magmamatch yan. So, yun ang explanation na sinabi nga ni Senator Gatsalian. So, ang laki ng porsyento na yung dalawang fingerprints ay may pagkakapareho. So, yun po. Hope na meron kinakuha for today's video. Please don't forget to click the like button, subscribe, and give some comment down below. So, have a good day. Bye.